Isa pa, kumustahin ko sana yung Degamo case. Tanungin ko kayo, BBM, Remulia, Abalos, ano na nangyari sa Degamo case? Bakit naging lumipat na naman tayo sa terorismo? Dahil ba wala nang pupuntahan yung kaso nyo? Oh. Dahil gusto ko rin magkaroon ng hustisya yung kaso na yun. Dahil sa probinsya namin yun eh. Oh. Pag nagkaroon kasi ng hustisya yun, pati ako nagkaroon ng hustisya. No? Not only for selfish reasons, but for everybody's reasons. Because kung malaman yung totoong perpetrators, di ba? Oh, malabas nyo yung katotohanan, hindi magic at hindi haka-haka at hindi bintang-bintang lang. Ngayon kasi puro kwento eh. Puro kwento, puro pagbibintang. So again, sana mabigyan tayo ng update ni Remulia sa 99% solved na. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog. At napanood nyo naman po yung ating paunang video patungkol po dyan sa pangangamusta netong si suspendidong kongresistang eventually ay tinalagang terorista ng ATC na si Arnie Teves. So parang napaisip ako, ha? Arnie Teves kakamustahin ng Degamo case? Ah, bakit? Ano yun? Maang-maangan? Kunwari hindi niya alam na meron silang mga pinakawalang delaying tactics, mga recantation, meron silang mga pinapasang mga Xerox, kaya nadidelay ang preliminary investigation. Parang hindi niya alam na ito ay under pa rin sa kumbaga, pag-aaral ng korte kung magkakaroon ng probable cause o hindi. Isa pa, kakamustahin mo yung Degamo case at sasabihin pa na sana'y mabigyan ng hustisya. Kasi para daw magkaroon din siya ng hustisya. Bakit? Meron bang ibang mastermind? Meron bang tao na papayagan yung magtanim ng mga certificate ng mga suspect doon sa inyong sugar mill? Yung certificate nito si Judiel Osmundo Rivero. ID, certificate ni Joven Javier. O mga kung ano-anong pagpaplano. Mga kagamitan ng mga suspect ibinaon doon sa HDJ Tulong. Papayag ba talaga kayo? So ibig sabihin may nag-uto sa inyo? Kayo ang tauhan? Diba kasi parang yun ang gustong ipaintindi nitong si Arnie Teves. Sawari pala ang isang Arnie Teves na hari-harian sa Negros Oriental ay pwedeng utusan at pwedeng sabihan na, pakibaon na lang tong mga ebidensya dyan, ha? Dyan na lang ibaon sa HDJ Tulong. Yan ba yung sinasabi mo na kaya kailangang tignan ang lahat ng angulo? Kasi, pumayag kayo na itanim doon nung mastermind kumbaga kasi, di ba, sinasabing mastermind si Arnie Teves. So, ibig sabihin, kung hindi siya, may ibang mastermind, inutusan si Arnie Teves sa kasi Henry Teves na ipapabaon doon yung mga ebidensya sa kanilang pag-aaring sugar mill. Diba, ang galing din na yun, no? Maang-maangan, kunwari walang alam, kunwari gusto ng hustisya para kay Gobroel Degamo. Kung gusto mo talaga ng hustisya para kay Gobroel Degamo, ba't di ka umuwi? Kung gusto mo ng hustisya para kay Gobroel Degamo, bakit hindi mo pinaglaban ang kanyang pagkamatay? Bakit hindi mo binigyan ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya si Gobroel Degamo at tumulong ka sa investigasyon, di ba? Kung gusto mo talaga ng hustisya para kay Gobroel Degamo, ikaw na congressman doon sa 3rd District ang siyang mangunguna para gawin ang nararapat at naayon sa batas na paghahanap ng hustisya para kay Gobroel Degamo kasi sakop mo yung pinangyarihan eh. Diba? Kaya lang, ano ba ginawa mo? Wala. Hindi ka umuwi, takot na takot kang umuwi. Gusto mo pala ng hustisya para kay Gobroel Degamo, pero ayaw mo namang umuwi. So paano magkakaroon ng hustisya si Gobroel Degamo
kung ikaw na kung meron kang nalalaman, ba't hindi mo isiwalat sa ano sa mga kapulisan, sa mga nag-imbestiga? Yung sinasabi mong tignan ng lahat ng angulo, ba't ang sinasabi mong tignan ng lahat ng angulo, third party? Tapos tignan ng lahat ng angulo, papakawalan niyo si Brownie. Diba kaya yung ano, yung pagkakamusta dito sa Degamo Slay case, hindi na po makatotohanan 'to. Sobrang kaplastikan na po ang ginagawa nitong taon 'to. Ha? Dagdag icing doon sa ginawa niyang fruit shake. Yeah, masyado na mga inuuto nito yung mga ano, mga bobong pro Teves, oh. Tapos sasabihin ng mga bobong pro Teves, oh, tignan niyo, kung mayroong kinalaman si Arnie Teves dito sa kaso ni Gobruel Degamo, edi sana hindi niya na kinamusta yung kaso ng Degamo case. Eh, hindi ba niya alam na kaya nagkandaletche-letche napakatagal ng paghanap ng hustisya kay Gobruel Degamo dahil na rin sa mga ginagawang kabulastugan ng mga inuutusan niyang mga abogado. Kung meron man, ha? Kung meron man siyang inuutusang mga abogado para mag-delay nitong preliminary investigation ng mga kung ano-ano nga mga patawag sa DOJ o sa korte. Diba? Alam niyo, pabor pa nga kay Arnie Teves to nga pagkakatagal ng pag-iimbestiga tungkol dito sa Degamo Slay case. Alam niyo po kung bakit? O kita niyo, ah, yung kanyang social media mileage ay talaga naman pong marumpang, di ba? Yung kanyang pagkakataon para lasunin ang mga taong naniniwala sa kanya at bobohin yung mga followers niya, tangahin yung mga bobong pro-Teves, talagang na-excel at nabigyan po ng maximum na pagkakataon si Arnie Teves para utuin pa ng utuin ang mga naniniwala sa kanya. Kunwari pa na gustong mapabilis ang Degamo Slay case o magkaroon ng hustisya, pero yun namang ginagawa, kabaligtaran. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yung kanyang mga pinagsasabi sa harapan ng SOCMED, malayong-malayo sa naghahanap ng hustisya. Naghahanap ng hustisya? Ha, talaga, naghahanap ng hustisya para kay Gobruel Degamo? Talaga maghahanap ng hustisya para kay Gobruel Degamo, ang isang kongresista na nasa vicinity o nasa 3rd district? Samantalang nung panahon na nangyari ang pagkamatay ni Gobruel Degamo, ni isang condolence, wala tayong narinig. Meron man yata parang dun sa live niya, pero plastic na plastic yun, yung pakikiramay, hindi totoo yun. Ang totoong nakikiramay, umuwi. Bakit? Congressman ka, gobernador yun, na matay ang iyong katulong sa Negros Oriental sa para sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa probinsya ng Negros Oriental, sakop mo ang 3rd district pero hindi ka umuwi. Kung ibang ano yan, congressman, kung nangyari sa ibang probinsya yan, tapos merong congressman na nagliliwaliw sa ibang bansa, sigurado ko uuwi agad-agad. Makikipag-usap, makikipagpulong, magpapakita sa kanyang mga constituents, pupuntahan ng may bahay ng namatay. Dahil siya ay kongresista ng kanilang lugar. Kongresista sa probinsya na pinatay ang gobernador. Pero hindi mo yun ginawa, Arnie. Tapos ngayon, mga ngamusta ka. Sino maniniwala sa'yo? Eh di yung mga bobong followers mo lang. So yun lamang po. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumama sa vlog na ito, sa lahat ng mga nakinig, nanood, nag-react, nag-comment, at syempre sa mga nag-share. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo, huwag po kayong magpapauto sa kalbong terorista. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.